Si Pastor Apollo Quibuloy ay matagal na pong kilala ng tao bilang leader ng isang relihiyon based dyan po sa City of Davao. At alam din po ng ating sambayanang Pilipino na ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ay matalik na kaibigan ito. Pero kasabay po ng panunungkulan ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte ay ang pagputok ng kontrobersiya laban dito kay Apollo Quibuloy. Kung hindi ako nagkakamali, it was in 2019 or 2020 nang unang lumabas sa publiko ang mga nag-aakusa dito kay Apollo Quibuloy. Subalit dito sa Pilipinas, dahil nga po kaibigan niyang matalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte, at kinumpirma naman ito ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na kapag kakaibigan, eh parang hindi niya po kayang kantiin. Diba? May pahapyaw nga siya kay Pangulong Bongbong Marcos, pero hindi naman totoo yung sinasabi niya na si Pangulong Bongbong Marcos ay adik bangag. Eh sabi niya, kung hindi niya lang daw kaibigan, eh malamang sa malamang nakasama na itong si Pangulong Bongbong Marcos doon sa mga binanatan noong panahon ng Duterte drug war. But going back dito kay Apollo Quibuloy, hindi nga po siya halos makanti even ang SMNI noong mga panahon na nanunungkulan itong si Rodrigo Duterte. Pero ika nga, weather lang, panapanahon lang, natapos ang anim na taon na panunungkulan nito pong si Rodrigo Duterte bilang Pangulo, at ito na po ang naging simula ng sakit ng ulo nitong si Apollo Quibuloy, sapagkat noong nakaraang taon, sinimulan po ng Kongreso ang investigasyon sa di umano'y paglabag sa batas ng SMNI. Ito po ay may kaugnayan doon po sa kanilang prangkisa, ang Republic Act 11422. At ayon po sa ating mga kongresista, bahagi po ng batas na yan o sections ng mga batas na yan, katulad po ng 4, 10, 11, kung hindi ako nagkakamali, 9 kasama po, ay mga paglabag daw ng SMNI sa kanilang prangkisa. At dahil po dyan, nakailang hearing na po ito pong Kongreso. At sa mga hearing po na yan, napag-alaman natin na mukhang may pinaghuhugutan talaga ang mga kongresista para sabihin na i-revoke ito pong prangkisa ng SMNI. Pero before that, nagkaroon po sila ng resolusyon recommending for the suspension of operation ng SMNI sa NTC. At ito po ay pinakinggan ng NTC noong December 19, 2023, sinuspindi po ng NTC ang SMNI, kasabay din po halos ng pagsuspinde for a couple of days ng MTRCB dito po sa mga programa ng SMNI. Pero as a whole, suspendido ang SMNI operation hanggang sa kasalukuyan, dahil nung makalipas po ang 30-day period, napag-alaman po ng NTC na patuloy pong umeere sa ibang lugar ang ilang television sites nito pong si Apollo Quibuloy sa Pilipinas. Paglabag po iyon sa naging kautusan ng NTC. Kaya indefinitely suspended po sila ngayon, pero kine-question po nila ang naging order na yan ng NTC dahil ito daw po ay paglabag sa kanilang karapatan. At ngayon po ayan ay nasa Korte Suprema na, awaiting disposition ng higher court. Pero dito po sa pag-uusapan natin ngayon ay nagtatago ba itong si Apollo Quibuloy? O magtatago ba siya? Siya ba ay dadalo sa hearing sa Senado o sa Kongreso? Ang sagot doon po sa una, hindi po nagtatago itong si Apollo Quibuloy, pero nag-iingat daw. Patumbas ang pag-iingat na yan, ang sinasabi nilang hindi pagsipot sa mga patawag na iginawa ng House of Representatives at saka Senate of the Philippines. Ano ang maaaring mangyari? Unahin po natin ang Senado, ay ang Kongreso, kasi ito po ay meron po itong lehitimong basihan eh. I do not know yung sa Senado ah. Pero mamaya pag-uusapan po natin yan. Ang presidents, ang ibig sabihin, yung mga nangyari sa nakaraan na maaaring gawing basihan para mapilit ito pong si Apollo Quibuloy na dumalo diyan po sa Kongreso. Kung natatandaan ninyo, nung inimbestigahan ng di umano'y paglabag sa batas nitong si dating Senador Leila De Lima at nabanggit ang pangalang Ronnie Dayan, siya po ay ipinatawag ng Kongreso, ngunit hindi niya po ito sinipot. Sa makailang beses na patawag sa kanya ng Kongreso,
hindi niya po ito sinukot, kaya po kinontemp po siya ng Kongreso. At makatapos po siyang ikontemp, ang committee na nag-i-hear sa panahon na yon sa kanya ay nag-request po ng warrant of arrest sa Speaker of the House. At ganun nga po ang ginawa ng Speaker of the House. Sila po ay nag-release ng warrant of arrest at sa pamamagitan po ng Philippine National Police na aresto ito pong si Ronnie Dayan at naiharap sa Kongreso. Pero ito po kaya ay maaaring mangyari kay Apollo Quiboloy? Maaari. Ano? Kasi kung nangyari yung kay Ronnie Dayan, maaari ding mangyari. Ang kailangan lamang dumaan sa tamang proseso. Una, alam naman natin na meron pong due process, the karapatan o the right o the opportunity to be heard, ano? Yan po ang essence ng naghalo bigla yung English Tagalog sa aking isipan. Pasensya na kayo. The opportunity to be heard, ang karapatan ng isang tao na mabigyan ng pagkakataon na madinig ang kanyang panig. Yan ang esensya ng due process. At yon ngayon ay ibinibigay dito kay Apollo Quiboloy. Makaisang beses, dalawang beses na po siyang pinatawag, hindi po siya dumalo. At sa ikatlong pagkakataon sa susunod na mga linggo, ipapatawag muli si Apollo Quiboloy at perhaps mukhang hindi po siya darating pa rin dyan. Kaya ang gagawin po ng Kongreso ay ang committee na nag-i-hear sa kanya, iko-contempt po siya. Pagka-kinontempt siya, magre-request na sila ngayon kay Speaker Martin Romualdez ng issuance of warrant of arrest. At doon, tutulungan ng Philippine National Police ito pong ating Kongreso para mahuli ito pong si Apollo Quiboloy. Pero sana, Pastor Apollo Quiboloy, hindi na po dumating doon sa pagkakataon na kayo po ay aarestuhin ng ating kapulisan. Kasi dito, hindi naman po krimen ang pinag-uusapan. Ito po ay pribilehiyo na ipinagkaloob kung saan meron po kayong share na 1.5%, pero ang Kingdom of Jesus Christ ay merong 95% shares doon po sa ownership ng SMNI or ng Swarasug Corporation. Kaya sana, dumalo po kayo. Hindi naman kayo gigisahin doon na ang inyong pagkatao ay maaaring malagay sa alanganin. Ngunit, dito po sa re-reaction na nating video o interview, press conference kay Senator Riza Ontiveros, mukhang hindi po akong mag-a-agree na pwersahin si Apollo Quiboloy na humarap sa Senado. Pasensya na kayo. Ito po ay aking opinion. Sa HOR, dapat umattend itong si Apollo Quiboloy, pero dito sa Senado, mas prefer ko nakasuhan siya sa korte para ang hustisya ng mga biktima sa mga biktima ay makamit na nila. Pakinggan po natin at reaksyonan natin ang press conference na ito ni Senator Riza Ontiveros kanina diyan po sa Senado. So, muli magandang umaga sa ating lahat. Alam kong marami ng nagtatanong sa inyo pati, sa akin at sa mga kaopisina ko kung may subpoena na ba para kay Apollo Quiboloy. Oy, Alejandro D., pag hindi ka pa nakakapatay ng tao, huwag mo akong takutin. Baka pag sinabi ko sa iyo kung ilan ang napatay kong tao, magulat ka. Ha? Kaya relax ka lang. Huwag kang magmayabang pag hindi ka pa nakakapatay ng tao. Pumatay ka muna ng tao bago mo ako pagyabangan. Has been requested. And I followed this up with a formal letter to the Senate President. At kung totoong walang kasalanan si Quiboloy, kusa na silang magpapakita sa aming pagdinig sa Lunes at hindi patago-tago na parang kriminal. Simula nung hinain ko ang resolusyon para investigahan ang mga pang-aabuso ni Apollo Quiboloy sa sarili nilang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, napakarami na po ang mga lumapit sa opisina para ibahagi ang sarili nilang mapapait na karanasan. Pagkatapos magbigay ng testimonya ni na alias Amanda at alias Jerome sa unang hearing. Yan ang pinupunto ko, mga tol. Krimen po kasi itong tinatalakay ni Senator Riza Ontiveros. At alam naman natin how the criminal justice system works dito po sa Pilipinas. Pahapyawan lang, konting aral po tayo. Ang criminal justice system ay binubuo po ng limang pillars. By the way, ang CJS is the machinery of the government para po ang isang nangyaring krimen ay ang taong nakagawa nito mapanagot at mabigyan din ng hustisya ang naging biktima sa madaling salita. Ngayon,
Sa unang pillar po ng ating criminal justice system, nandiyan po ang law enforcement agency. At sila po ang merong trabaho para mag-imbestiga, mangalap ng mga ebidensya, at i-file ang complaint sa ikalawang pillar po ng ating criminal justice system, and that is the prosecution. Ang prosecution, upon finding of probable cause, iaakyat po yan sa korte at doon po magkakaroon ng full-blown trial for the determination whether the accused is guilty or not beyond reasonable doubt. At pagka natapos ang hearing, ang trial, at napatunayan na siya yung nagkasala ng walang halong pag-aalinlangan, pupunta po yan sa ika-apat na pilar para po i-reform yung nakagawa po ng pagkakamali sa batas. And thereafter, upon service of sentence, babalik po yan sa mainstream of community, which is the fifth pillar of the criminal justice system. Ang punto, sabi ni Senator Risa Ontiveros, sapat ang kanilang mga ebidensya. May mga testimonya sila, may mga ebidensya sila, and indeed, pretty sure siya na talagang ginawa nitong si Apollo Quiboloy ang krimen. Kaya nagtataka ako, bakit kailangan pang patagalin? Kailangan pa ang hearing? Uulitin lang din ito sa korte. Para saan ba talaga ang hearing na sinasagawa nitong si Senator Risa Ontiveros? Kasi kung policy making lamang, tingin ko sapat na yung mga testimonya na naibigay sa kanya para makapag-come up sila ng batas na magpoprotekta para sa ating mga kababaihan at para sa mga maaari miyembro ng mga relihiyon sa ating bansa. At hindi na siguro kinakailangan ito. Ganun pa man, ang paniniwala ng Senator Risa Ontiveros, kailangan dumalo nitong si Pastor Apollo Quiboloy at sagutin ang mga paratang sa kanya. Sabi ng abogado ni Apollo Quiboloy na si Attorney Ferdinand Topacio, ito pong si Apollo Quiboloy ay hindi dadalo at haharapin daw po nila ito sa proper forum, and that is either the prosecutor for determinations of probable cause and after that, syempre, sa korte. Maraming dating mga miyembro ang nabigyan ng lakas ng loob para magsiwalat ng baho ni Quiboloy. Pero sa kabilang dako, dinumog po sila online ng mga alagad ni Quiboloy. Pinaratangan ng kung ano-ano para maliitin ang kanilang katotohanan. Their identities were even exposed, risking their safety. Mayroon po kaming ebidensya ng pagbabanta kay alias Amanda at alias Jerome at sa iba pang mga balak na mag-witness. Sa katunayan, ang isa sa kanila, kinasing yung karinderya niya ng mga taong nakamotorsiklo. We also have it on good authority that former members of KUJC are being gathered and promised favors in exchange for not cooperating in our Senate investigation. Ang malala, may ibang mga miyembro ng kingdom na mukhang inutusan na makipag-ugnayan sa opisina ko para magkunwaring tetestigo tungkol sa mga pang-aabuso ng leader nila. Kasi ito mga tola, hindi ko kinakampiyan si Apollo Quiboloy. Sa totoo lang. Pero doon tayo sa tama. Accusatory na ang hearing na ito eh. Hindi na po ito hearing para madinig ang panig ng bawat party. Sa mga sinasabi dito na Senator Risa Ontiveros, talagang 99.9% sure na siya na ginawa nitong si Apollo Quiboloy ang paglabag sa batas. Ang pangmumolestya, ang panggagahasa, ang pangyuyuman trafficking sa mga tao. Kaya bakit kailangan pa ng hearing? Kompleto recados na eh. May mga ebidensya na, Senator Risa Ontiveros, na hawak kayo. Mas matutuwa ang biktima ninyo, ang biktima nitong si Apollo Quiboloy di umano, kung makakamit nila kaagad ang hustisya. Maliban na lamang kung gusto nilang ipahiya sa harapan ng publiko itong si Apollo Quiboloy. Talagang aayon sila dyan dahil syempre kapag umaten dyan si Apollo Quiboloy, wala kang gagawin, Senator Risa Ontiveros, kung hindi sabihin sa kanya na ikaw ginawa mo ito. Hindi mo naman sasabihin dyan na hindi niya ginawa dahil alam na ng tao kung ano ang posisyon mo
dito kay Apollo Quiboloy pagdating po sa mga di umano'y nagawa niyang paglabag sa batas. Pero ang totoong pakay pala ay pagmukhang walang kuwenta ang hearings ng Senado. Ang kapal, di ba? Iyan ba ang utos ni Quiboloy? Iyan ba ang gawain ng isang anak ng Diyos? To anyone trying to spoil our investigation, this is a warning. Huwag ninyong linlangin ang institusyon ng Senado. Okay? Sabi niya, trying to spoil yung ginagawa nilang investigasyon. At crime ang nangyari dito. Ang Senado ba ang nasa tamang pwesto para mag-imbestiga? Hindi po. Sa criminal justice system nga, hindi kasama ang legislative branch of the government. Eh. Diba? Law enforcement. A crime has been committed and papasok ang law enforcement to conduct investigation kasi sila yung empowered by the law to file complaint sa prosecution. Ang Senado, kahit mag-imbestiga kayo dyan, lalapit pa rin kayo sa ating authority eh. Pupunta kayo sa NBI, pupunta kayo sa PNP, isasubmit nyo lang din yung mga ebidensya na hawak ninyo, then that is a waste of time. Eh kung ngayon meron na kayong ebidensya, pumunta na kayo kagad sa NBI, pumunta na kayo kagad sa PNP, at sampahan nyo na ng kaso itong si Apollo Quiboloy. Eh di sana, antimano, nasa prosecution na kagad ang pagbabantay ng tao. Pero bakit ayaw mong gawin yon, Senator Risa Ontiveros? Hindi nyo kami basta-basta maloloko. At kay Apollo Quiboloy, dapat managot kayo. O, di ba? Siya, hindi na nagsasagawa ng hearing para mag-imbestiga. Siya ay nagsasagawa na ng hearing para i-condemna si Apollo Quiboloy. O kaya ang posisyon ko dito, mga tol, I agree with Attorney Ferdinand Topacio, whether you like it or not, kasi yun ang tama. Hindi nila haharapin ito, hayaan nilang gumulong kung anong proseso ang gagawin ng Senado, and let the court decide kung si Apollo Quiboloy ba ay haharap dito sa Kongreso as sa Senado o hindi. But on the other hand, inihimok natin si Apollo Quiboloy na dumalo sa House of Representatives. Kasi hindi po yun krimen. Iyon po ay paglabag sa pribilehiyong ibinigay sa inyo ng Kongreso at prangkisa po ng SMNI ang at stake doon. Kaya sana, humarap kayo sa Kongreso, sa House of Representatives, dito sa Senado, agree ako kay Topacio na huwag na kayong humarap dyan. Hayaan yung manakit ang ulo nitong si Senator Risa Ontiveros na paharapin kayo. Hindi lamang dito sa pagtatangka mong paghadlang sa isang lehitimong investigasyon ng Senado, kundi lalo na sa sistematikong pang-aabuso na ginawa nyo laban sa kababaihan, sa kabataan, at sa mga... Ito, may nag-comment si Ariel Ibay. Sabi niya, may kaso naman kasi sa Amerika yan. Indeed, may kaso siya, pero Amerika yon. Meron due process. Hindi nila dinedelay yung sistema. May proseso kasi. Kung nadedelay ang sistema, dahil po yun sa proseso. Pero sa aking pagkakaalam, ngayong Marso, naka-schedule na humarap si Apollo Quiboloy. Kaya pag hindi siya humarap doon, may alternative siyempre na gagawin ang korte ng Estados Unidos. At baka sa mga pagkakataon na yan, yung inaantay po natin na extradition mangyari. Ha? Kasi yun ang sinasabi ng iba. Kailangan gumulong muna ang kaso ni Apollo Quiboloy sa Estados Unidos. Sa ngayon kasi, yung pinaka-particular na kaso niya, gumugulong, pinapasagot yung kanyang abogado, sumasagot naman ito, pero wala pa doon sa punto na pwede nang pumasok sa extradition. Kasi alam niyo ang extradition, kailangan ang bansa na merong extradition, ang batas na pinag-uusapan ay parehas existing sa bansa na yon. Human trafficking, meron po sa Estados Unidos. Dito sa Pilipinas, meron din. At
Mangyayari lamang yan kung ire-request po ng Department of Justice ng United States of America sa ating gobyerno. At sa ngayon, hindi pa po yun nangyayari. Kaya, let's follow the process. Wala tayong magagawa kung nadedelay ang hustisya para sa kanila. Mas madedelay ang hustisya rito. Sa tingin ninyo, makukuha po ba ng mga biktima ang hustisya sa hearing na sinasagawa ni Risa Ontiveros? Hindi. Wala namang kapangyarihan ang Senado to impose penalty. Hindi naman nila pwedeng parusahan si Apollo Quiboloy. Ang magagawa na lang nila is to recommend to the Philippine National Police or the National Bureau of Investigation to file formal charges kay Apollo Quiboloy. Di doon din pupunta. Bakit maghihiring ba? Para saan ito? Pinaka-vulnerable sa lipunan na taus-pusong naniwala sa inyo. Maraming salamat po at dana po ako sa mga tanong. Ma'am, so meron info, sabi ni Seven Samurai, wala tayong magagawa dyan kung pinatigan niya ng korte. O, talagang nadedelay, pero proseso yun eh. Hindi mo pwedeng alisin ang due process. Alam niyo, tayo po dito sa Pilipinas, karamihan po sa mga batas natin, nakabase po sa batas sa Estados Unidos. At unang-una po sa Bill of Rights ng mga Pilipino, nakalagay po sa Section 1, Article 3 ng ating 1987 Constitution, no person, si Apollo Quiboloy yun, for example, shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Yun po ang pinakapunto eh. Ang buhay ni Apollo Quiboloy ang at stake dito. Ang liberty niya, ang kanyang kalayaan, ang kanyang ari-arian. At hindi yun pwedeng tanggalin ng kahit sino man at even the government without affording the due process doon sa tao. Kaya, I suggest, para mas mapibilis ang proseso, don't waste time. Mag-file na kayo ng kaso, Senator Risa Ontiveros. Tao ni Quiboloy yung sinasabi niyo na nagtangkang manakot, magbanta at mag-alok ng favor dun sa mga witnesses. Bali, sinabi po sa amin ni na alias Amanda at alias Jerome yung ganyang mga pag-aatake online, yung ganyang pagkikasing ng sa isang witness at yung pagtatangka naman ng iba na umiwas, either umiwas sa pagtetestigo or magkunwaring testigo para lang siraan yung hearing. Sa mga iyan po ay meron din po kaming mga ebidensyang hawa. So meron na po ba mga witness na dahil dyan takot nang mag-testify, umaatras nang mag-testify? Sabi ni Risa Ontiveros misma, may mga ebidensya na silang hawak. Kaya nagtataka ko, para saan pa ang hearing? Para i-condemn si Apollo Quiboloy sa harapan ng publiko at hindi yung tama, mga tol. Kung ano ang tama at dapat, doon tayo. Ang tanging makakapag-condemn kay Apollo Quiboloy, korte, after full-blown trial and finding guilty beyond reasonable doubt itong mga alegasyon laban kay Apollo Quiboloy. Hindi ang Senado. Kaya sana umakto kayo, Senator Risa Ontiveros, nang mabilis. Kasi doon din naman kayo pupunta eh. Eto, i-correct nyo ako, Senator Risa Ontiveros. Pagkatapos ba ng hearing nyo sa Senado, mapaparusahan nyo si Apollo Quiboloy, di ba? Hindi naman. Ano gagawin ninyo? Pupunta kayo sa PNP or sa NBI at magre-reklamo kayo para sampahan ng kaso si Apollo Quiboloy. Oh, naiisip nyo po ba yon? Alam ko, naiisip nyo yan. Pero, gusto nyo mag-hearing, ang motivations ninyo, hindi ko na alam kung para saan. Hindi naman kayo kakandidato sa 2025 dahil hanggang 2028 ang termino ninyo. Ewan ko. Anyway, maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang, pero bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Pasensya na kayo kung sa tingin ninyo, pagdating sa Senado, parang kinakampihan ko si Apollo Quiboloy kasi mas agree ako doon sa sampahan siya ng kaso sa korte kaysa dito sa hearing na ginagawa ng mga senador. Sa House of Representatives, gusto ko umattend doon si Apollo Quiboloy para magkaalaman na kung sino talaga ang nagmamay-ari ng SMNI.
Shoutout kay Mami Chicharon Bulaklak. Oy, meron tayong ano, sabi niya, hayaan mo si Risa, di alam niya ginagawa niya, antay lang, masasampahan ng kaso yan, huwag atat. Hindi pagiging atat, nerdy codify. Ha? Ang pinapaliwanag ko dito kung ano yung tama at dapat. Grandstanding, sasabihin ko sa iyo, ang ginagawa nitong si Risa Ontiveros. Bakit ko hahayaan yan? After all, this is my place. This is my platform. Kung anong gusto kong sabihin dito, sasabihin ko. Bakit mo ako pipigilan na i-discuss kung ano yung tama? Ha? Humarap si Apollo Quiboloy sa House of Representatives. Pero sa Senado, I agree with Attorney Ferdinand Topacio kasi yun yung tama. No? Connie Padilla, hello. Kay Jesus Samon, kay Cristobal Cuartero, kay Janet A. Ladra, kay Lia, pwede yatang makontempt si Quiboloy? Pwede. Ang tanong kung kakatigan niya ng korte. Kasi remember, naalala nyo, krimen, yung ginawa nitong si Attorney Lau o yung kanyang kasamahan doon sa Parmalidil. Krimen yun, that is corruption. O ano ang nangyari? Pinakontempt nila yung tao, inisyuhan ng warrant of arrest at inaresto. Ano ang sinabi ng Korte Suprema? Hindi tama ang ginawa ng Senado. Pinalaya yung tao. O, gusto nyo ba ganun din ang mangyari dito kay Apollo Quiboloy? Lumagay tayo dun sa tama. Ano, hindi porket galit tayo kay Apollo Quiboloy, isa-shortcut natin yung method. Hindi porket galit tayo kay Apollo Quiboloy, gusto na rin nating sabihin sa harapan ng publiko, i-condemn nyo yan. Nasa demokrasyang bansa tayo. Diba meron tayong sinusunod na batas? Tapos gusto natin, i-shortcut natin. Paring Makmak Pablo, shoutout sa iyo. Mami Chicharon Bulaklak, Judy Batan, Nildo Arceo, Arcer, Kaibigan TV, kay Linji, Ella Cuelo. Paano pa sikat ako? Sikat ba ako, mga tol? Nakanantetin to mga basher ko na ito. Alam niyo, wala akong pera. Eh yung kanina nga, pinagmumumura ko eh. Niyabangan pa ako, napapatayin daw ako ng mga kapatid na Muslim eh. Oy, I have been in Mindanao for several times. Huwag mong pasamain ang imahe ng mga Muslim. Napakabait ng mga Muslim. Napaka-hospitable. Anak ng teting kayo. Tapos pasasamain nyo sa harapan ko. Nung una kong punta sa Mindanao, in Cotabato, in Zamboanga. Ang perception ko sa Mindanao, hindi maganda. I thought masama ang mga taga doon. I thought hindi mapagkakatiwalaan. Pero isang araw pa lamang ako na doon, napalagay na kagad ng loob ko eh. Ha? Palagay na palagay kagad ng loob ko kasi napakabait nila sa akin, taliwa sa pinapakalat ng iba. At huwag niyong pasamain sa harapan ng publiko ang mga Muslim. Marami akong kaibigan Muslim, hindi ganyan ang pag-uugali. Saka alam ninyo, pagpapatay ka, huwag ka magbabanta. Ginagawa po yan. Ako, pag nanutok ako ng baril, ipinuputok ko. Hindi ako nanunutok ng baril. Pag nanutok ako ng baril, ipinuputok ko yan. At huwag nyo akong yabangan. Ha? Kung sinasabi ni Rodrigo Duterte na nakapatay siya, ganun din ako.